Okay, bali ang una po natin gagawin is magpainit na mantika at iprito po natin ito chicken liver natin at chicken gizzard. Yun, or atay ng manok at balon-balunan ng manok. Lulutuin lang po natin ito sa medium to high heat for 3 to 4 minutes or maging dark golden brown na po yung kada side po nito. Saka po natin ito babaliktarin. Yun. Ngayon, pagkaluto na po itong atay balon-balunan natin, pwede na po natin hanguin agad para hindi po ito ma-overcook. Yun, so yung mantika po nito, ito na rin po yung gagamitin natin pag-gisa. Pagka medyo madami po, bawasan nyo na lang po ng konti. Start na po natin igisa itong bawang natin at pati na rin po itong sibuyas. Lutuin lang po natin ito sa medium heat for 3 to 4 minutes or hanggang sa bumango po ito. Then after po nito, ilalagay na po natin itong konting luya and igigisa lang po ulit natin ito ng mga ilang segundo. And then ilalagay na po natin yung mga gulay natin. Kunahin po natin yung medyo matitigas na gulay. Katulad po itong sayote, carrots, pati ito pong beans natin. Yan, lagay lang po natin lahat. Ngayon, lutuin lang po natin ito sa malakas na apoy habang hinahalo-halo. Lutuin lang po natin ito for 3 minutes. Yun, tapos timplahan po natin ng konting asin, pati na rin po ng paminta. And then, ituloy lang po natin yung paghalo nito habang niluluto yung gulay natin. And after po nito, pwede na po natin ilagay yung toyo natin. Yan. Lagyan lang po natin ng toyo, pati na rin po ng oyster sauce. After po nito, halu-haluin lang po ulit natin and hintayin lang po natin ito kumulo. Pag nag-start na po ito kumulo, lagyan na po natin ng tubig, pati po simplahan natin ng konting asukal. Tapos pakuloyin lang po natin at isimmer for 8 to 10 minutes. Yun, ito na po yung paborito nating pancit canton. Ilalagay na po natin. Bali, 2 chili mansi po yung ilalagay natin sa isang extra hot chili. Or kung gusto nyo po mabawasan yung anghang, kahit 3 chili mansi lang po. So ngayon, kailangan po natin na ilubog pa konti-konti yung pancit canton dun sa sabaw natin. And then pagkada lumalambot po yung sa kabilang side, babalik ta rin po natin ito. O kaya po, pwede nyo rin pong halu-haluin ito. Basta dapat po nakatutok na kayo sa pagluto nitong noodles kasi mabilis na lang po ito maluto para hindi po siya lumabsa. Pagka nakita nyo po na malapit na ito maluto, lalagyan na po agad natin yung seasoning niya. Yung galing din po mismo dun sa pancit canton natin. Lagay na po natin yan lahat. Tapos haluin lang po natin ito mabuti. Yung apoy po pala, hinaan nyo na po para hindi po ma-overcook yung pancit natin. Mas gusto ko po kasi sa pancit yung hindi po siya malabsa eh. Yun, so after po neto, lagay na po natin yung red bell pepper, pati po yung niluto nating atay kanina. Yan, sinapchop ko na po yan na maliliit. Pagkatapos po ay hahalu-haluin na lang po natin ito for 1 minute. Mahinang apoy pa rin po yung gamit natin dito, basta alagaan nyo lang din po ito sa halo. And then, pwede na po natin ilagay yung repolyo. Yan. Last na ingredients na po natin ito. After po natin ito, pwede na po tayo kumain. Ang gagawin na lang po natin dito, hahalu-haluin na lang po natin for 2 to 3 minutes. Yes! Nga po pala, shoutout ko lang po si Sir Janjan Tadios. Shoutout po sa inyo, sir. Sana po nag-enjoy kayo sa video natin ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Sigurado po ako masasarapan kayo dito, lalo na po kung mahilig kayo sa gulay at lalong-lalo na sa pancit canton. Nga po pala, kung may itlog po kayo ng pugo dyan, pwede nyo po lagyan. Mas masarap din po yun pagka may ganun to. Ayun, so paano po? Kita-kits na lang po ulit tayo sa susunod na video natin. Tara, kain po tayo!